When it comes to wages, nurses are along the lines of teachers for being the most underpaid professionals in our country. So dun pa lang, problema na. Ah, dali lang. Nagtanggal ako ng mukha ito. Kati eh. Okay, sige. Going back. Magandang araw sa inyong lahat, mga kupal. Welcome sa panibagong episode ng ating programang Tumatalakay sa mga isyong bumabagabag sa ating lipunan, sa ating bansa, at sa ating mga mamamayan. I'm your host, Keith Pong, at ito ang Bagong Liwanag. Para sa episode natin ngayong araw, may pag-uusapan lang tayo na medyo seryoso at matinong topic. Ito ay related sa isang announcement na ginawa ng DOLE or the Department of Labor and Employment last week na kung saan gusto nilang kontrolin ang pag-iibang bansa ng ating mga nurses. Well, basically, alam natin lahat kung ano ang mga nurses, di ba? So, ang dahilan nila kung bakit naglabas sila ng ganung announcement is kasi kulang daw ang mga nurses sa ating mga pampublikong hospital. And basically, sinisisi ng DOLE ang mga nurses mismo sa kanilang for their lack of nationalism, for their lack of passion. Basically, sinisisi nila yung mga nurses kung bakit nababawasan tayo ng mga nurses sa Pilipinas na hindi lang naiisip na putang ina, the problem is a something more complicated than a person's freedom to choose to work at the end of the day. So ngayon, pag-uusapan natin, bakit nga ba nagkukulang ang mga nurses sa ating mga pampublikong hospital? And more importantly, bakit nga ba mahirap maging nurse sa Pilipinas? At etong episode natin para sa mga nurses, I especially would like to dedicate this sa mga tropa ko na mga nurses dyan sa Cebu at sa Leyte, sila Nick Neil Subabat at si Mac Guy June Ray Palogo, motherfucker. Dagang salamat rin yung mga bayas, inyong pagtanuan eh. Hope you keep watching our shit. And hopefully, you will get what you deserve as nurses in this country. Eto, una sa lahat, ang ating mga nurses ay biktima ng hindi makataong pasweldo. A lot of our nurses, especially yung mga bagong graduate lamang or bagong pasa sa board exams, when they apply in hospitals, especially public hospitals, ang nangyayari, they're given allowances which is so much lower than the minimum wage. Isipin mo yon, isa kang professional na nurse. Nag-aral ka ng mahigit 4 to 5 years, nag-take ka ng board exam, ilang libong kaperahan ang ginastos sa mga magulang mo para makapag-aral ka at makapagtapos ka bilang nurse. Tapos, pagpasok mo ng hospital, ang sisweldohin mo, what, 200, 300 a day? Tapos, lagi ka pang overtime. When it comes to wages, nurses are along the lines of teachers for being the most underpaid professionals in our country. So dun pa lang, problema na. Kaya marami mga nurses, ang gusto na lang na makipagsapalan sa ibang lugar kasi puta na, hindi sila mabubuhay sa sweldo na natatanggap nila sa ating mga hospital. Pangalawa, working conditions. Kung makikita natin ang state of public hospitals sa Pilipinas, like ako, natatanda ko dati, I was nagkaroon kami ng immersion sa National Children's Hospital dito sa E. Rodriguez. I swear, yung hospital na yon na specifically targeted towards children with thermal diseases like leukemia or kung ano-ano mga klase ng cancer, it's in poor condition. Yung mga kama ng mga pasyente, andudumi, andami mga dugo-dugo, most likely they haven't been sterilized. Yung mga equipment, sobrang kulang. Yung mga nasa ER, ang hahaba ng pila, hindi nakakapasok pa agad, hindi sa na. Well, basically, alam mo yun, if you look at the working conditions of these hospitals as a whole, you will see that sobrang inadequate ng mga facilities, sobrang inadequate ng support that are being given to our hospitals. Kaya yung mga nurses who are working in these hospitals, sobrang laki ng burden nila. Sobrang mabigat ang ginagawa nilang trabaho. Tapos yun nga, going back dun sa wage na natatanggap nila,
sobrang liit lang na natatanggap nila na pera. So parang puta, sa working condition pa lang, ayaw ka na. Kasi puta na, imbis na magtrabaho ka sa ospital, parang ang pakiramdam mo, nagtatrabaho ka sa puta ng basurahan. Para kang nagtatrabaho sa Smoky Mountain, para kang nagtatrabaho sa punerarya, kumbaga. Na imbis maganahan ka, natulungan yung tao na mabuhay, parang puta na eh, ganun, parang maiisip mo lang, parang puta na eh, given this hospital, parang, alam mo yun, yung mismong hospital ang papatay sa pasyente mo. Diba? So, what's the point of staying? Number three, eto, medyo all-encompassing itong criteria na to. Security of tenure. Alam naman nating lahat na matagal na problema sa Pilipinas ang ENDO or contractualization. Basically, ito yung sistema ng employment na kung saan meron kang kontrata with a specific company or with a specific agency. Tapos, yung kontrata na yon is meron siyang nakalaan lamang na specific time frame. Let's say 3 to 6 months na makakapagtrabaho ka doon. So basically, after ng 3 to 6 months na yun, hindi mo alam kung magsistay ka sa trabaho na yon. At hindi mo alam kung maging regular ka o makakatanggap ka ng mga employment benefits. And a lot of our nurses, they suffer from this security of tenure din. Like for example, yun nga, yung mga bagong graduate, pumapasok sa mga public hospital, eh puta na, every year naman, lagi may bagong graduate. So what do they do? What do these hospitals do? Ang ginagawa nila, oh puta na ikaw, tapos na yung ano mo, tapos na yung, may tawag sila dun eh, yung kumukuha ng experience. Volunteer work. Oh, ikaw tapos yung volunteer work mo. Oh, puta, tatanggalin ka na. To make way for other newbie nurses na bagong graduate, bagong pasa ng board exam, at sila naman ang gagawin natin mga alipin. And here's the thing, alam mo yung security of tenure na is a very important thing kasi puta na, kung ikaw empleyado ka, especially in a public facility or in a public environment, syempre gusto mong malaman kung saan ka patungo for the long term. Kasi kung every 3 to 6 months, isipin mo, puta na, baka tanggalin ako ng hospital na to. O, bakit ka makaganda magtrabaho? Bakit gusto mo pa magstay, di ba? What's the stay sa mga ano natin? Kaya nga, when it comes to security of tenure, marami tayong mga nurses who willingly choose to abandon their professions and instead, go to BPOs. Kaya marami tayong mga nakikita ng mga nurses na nagko-call center. Kasi at the end of the day, if you compare tenureship sa hospital versus tenureship in a BPO, mas mataas pa ang chance mo na mag-grow in a BPO industry. Di ba? Kasi after 3 to 6 months, pwede ka ma-regular. Mataas pa yung pay. Maganda pa yung working conditions. Aircon, hindi stressful, tatanggap ka lang ng tawag. Or, syempre, if you want more security of tenure, puta na, doon ka mag-nurse sa ibang bansa. Di ba? Yun nga, at the end of the day, puta, why would you stay when the place where you are working is shitty, you're not getting the right wage, and at the same time, hindi mo pa alam kung magtatagal ka ba doon o hindi. Number 4, let's talk about foreign workers naman. Ito, when it comes to foreign workers din, ako honestly, when it comes to nurses, hindi naman siguro tayo nilulusob ng mga Chinese or ng mga Indian pagdating sa medical profession. Pero ang point kasi is, for all other employees or for all other professionals na nagtatrabaho sa Pilipinas, alam naman natin na puta na, we are also competing with foreign workers that are being brought to our country. Most especially, yung mga narinig natin ngayon ng mga balita about Chinese workers na most of them wala pa mga working visas or illegal aliens na kakapasok sa Pilipinas, these people are taking away jobs. So parang ikaw, puta ka na, let's say you're a nurse, you're a teacher, or you're just a construction worker, parang at the end of the day, parang isipin mo, puta ka na, bakit yung pinapayagan pumasok itong mga taong to dito when we have our own supply of manpower? Better yet, lumipat ka lang sa ibang bansa, di ba? And last but not the least, the biggest problem kung bakit shitty ang employment sa Pilipinas and why it really sucks to be a nurse or a teacher or just an average worker in the Philippines is because of the government itself. Yung mismong Dole, yung mismong Malacanang, yung mismong Senado natin. Imagine for the longest time, the Department of Labor Employment, they couldn't do anything with all of these human trafficking na mga shit, yung mga agencies na namimera, na mga gusto mag-ibang bansa, or they couldn't even do anything for the people who are lobbying for right wages. Yung mismong Dole, wala silang ginagawa, or like, siguro may ginagawa sila, pero they do it half-assed,
wala silang ginagawa sa mga workers natin who are asking for fair wages, the right wages, who are asking for proper and clean working conditions. They couldn't do anything for the thousands of people who are asking for stable jobs, or basically the end of contractualization. They couldn't do anything with the influx of foreign workers that are coming to the country. Basically, at the end of the day, mahirap maging nurse sa Pilipinas at mahirap magtrabaho sa Pilipinas when your own government doesn't support you, when your own government doesn't do anything for you, when your own government, at the end of the day, ang mismong gumagawa ng paraan para hindi kayo kumita ng pera, para hindi kayo makapag-ibang bansa, para hindi kayo makapili kung anong gusto ninyong gawin, at para hindi kayo mabuhay. Hindi, minsan, maiisip mo na lang, puta, do these people really want to forward the causes of laborers and employees? Or if they are forwarding the interests of people who are getting labor, who are employers, minsan naiisip ko nga po na yung Dole, ano eh. Sometimes I think they're an agency that actually caters to modern day slavery with the things that they do, na parang pinapabayaan lang ating mga workers, mas pinapabura nila yung ibang ano. Tapos when push comes to shove, kung gustong umalis ng mga tao natin, pinipigilan nila under the guise na parang puta na kulang kayo sa nationalism, kulang kayo sa passion. Tulad yan ang sinabi ng DepEd Secretary, sabi niya, teaching isn't all about the money. Pero puta na, at the end of the day, passion doesn't feed you, money does. And that's it for our episode today. Maraming salamat sa panonood ninyo, mga kupal. Don't forget to check out our YouTube channel. Click the bell icon para ma-notify kayo ng ating mga future updates, as well as like and follow our Facebook page, Ang Bago Liwanag kay Keith Punk. Maraming salamat. Peace out. And just in case you've missed any of our previous videos, check nitong dalawang to, or like, just check the entire fucking channel for more shitty rants coming up your way. And also, share it sa mga tropa nyo para mas dumami tayo. Maraming salamat mga kupal, sama-sama tayo lahat patungo sa bagong liwanag.